Maayong hapon and welcome to the Animation and Visual Graphic Design Webinar Series of the Negros Occidental Language and Information Technology Center. This is Animation Webinar 11, entitled Photoshop in Animation, and we are streaming live over YouTube and Facebook. Before anything else, please watch the Tech for Ed video presentation to be followed by the prayer, the Pambansang Awit, and the Negros Hymn. Technology is reshaping our lives. It dramatically changed the way we live, the way we learn, the way we work, and the way we communicate. Technology has tremendous potential to connect us with one another. But there are still people who remain unreached, disconnected, and deprived of digital opportunities. Tech for Ed centers serve as hubs that enable skills training and job opportunities. We have more than 4,000 registered users, and about 67% are women, and majority composed of students as our beneficiaries. And why women? Because we are gender responsive, so all our programs are aligned with the gender and development program of our province. Na tutunan ko yung ibang skills na dapat sa ibang schools na dapat per years dapat mabilisan ng mga months, mga 3 months, makuha mo lang agad tapos paka-work agad. This program helped me by finding a job and of course gaining more confidence as well. I was able to gain knowledge about the BPOs, on how does the environment work and how am I going to interact with my future customers. As of now, as I was the call center agent, so I see that difference because as of now I'm earning more than I have earned before as a tricycle driver. O labing makagagahom nga amay namon sa langit. Mahinuklugon nga laon nga tagtugas ang langit, hangin kalayo, tubig kagduta. Tanda ining imong timawa, gabay ining pag-ampo, magadulot sa amon sang kabuhi nga himaya. Salamat sa mga bugay nga imo ginpaambit sa amon. Salamat sa kabuhi nga ginadulot mo sa amon nga himpit. Salamat sa maayo nga panahon kag ilabinagid sang imo katutom sa amon. Bindisyone ang imo katawhan. Bindisyone ang ila mga palangabuhian. Bindisyone ang mga panggas sa amon mga talamnan. Bindisyone ang ilang paglugayawan sa iban nga kapungsuran. Gabay makalabot sila nga walay sablag sa ila pagapadulungan. Kag ila binagid, bindisyone ining isla sang Negros nga amon natawhan. Kinahalad namon ang ining pag-ampo para sa imo kadayawan. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura.
Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you for taking time out of your busy schedule just to join us today. My name is Meg and I am your host. We at NOLITC are truly delighted to have you here participating with us virtually. Thank you very much. NOLITC is recognized nationally as Outstanding Deaf Ed Center by the Department of Information and Communications Technology. Also, we are a two-star awardee in Contact Center Services NC2 program by TESDA. And in 2020, PhilSecNet awarded the center the pandemic resilience because of its support for teachers and students category. NOLITC's webinar is an innovation project of NOLITC Tech for Ed Center to address the digital divide, and it is being offered for free. NOLITC also offers free online training under the Negros Occidental Training for Work Scholarship Program through the Office of the Governor Eugenio Jose Bong Lacson under his 7-point priority agenda, the Avance Negrense.
To join, all you need to do is to register once and you will be given access to the entire webinars. You need to sign up for your attendance at the start of this webinar and it will be open for an hour or two. So kindly do your attendance now. Scan the code flashed on your screen and click the link on the description box. Please do it right now. To participate in the open forum, you will need to post your questions through an online open forum form. Please find the link in the description box as well, or you may scan the QR code flashed on your screen. So that is the code for the open forum. Digital certificates will be given only to those who successfully filled out both the attendance and the online evaluation form. Please take note of that. And also, the online evaluation form will be open after this webinar. And it will be closed exactly 6 in the evening. If you are watching through Facebook live stream, please follow our page, give our page a thumbs up. And don't forget to share this webinar as well with your colleagues, your friends, and your families. And if you are streaming live through your YouTube channel, hit that subscribe button now. Thank you so much. And for this afternoon's webinar, let us hear from one of the pillars of NOLITC. She is a believer that anything can be pulled off with the right amount of dedication and commitment, which led the institution to stand firm amidst the global adversity. Without further ado, let us have the NOLITC Vocational School Administrator and the Tech for Ed Center Manager, Dr. Maria Cristina B. Arbicido. Hello, good afternoon. Welcome to NOLITC Webinar Series. Thank you for being with us in a series of sessions that we have been conducting. This is our way of connecting and engaging with our stakeholders during this pandemic. I hope that you are all well and having a great day. I really appreciate you joining our online sessions. And again, we don't want to compromise your health, our health, and the health of the community at large. These webinars are brought to you by the Office of Governor Eugenio Jose Bonglacson under the Gender and Development Program. Amid the global wave of lockdowns, there is an unprecedented rise in e-learning. The pandemic ushered a pressing need to improve the digital literacy of children, students, teachers, and even parents. To address these challenges, we hosted this webinar series to provide free online learning experience to students, teachers, and all our clients who wanted to make their lockdown experience more productive and meaningful. We believe that we need to adopt a new set of standards in learning. We advocate for adaptive learning and teaching to deliver a custom learning experience that addresses the unique needs of individuals through just-in feedback, pathways, and resources. Our goal is to empower our stakeholders to unlock their creativity, promote inclusiveness, and provide a safe learning experience in a virtual environment. We hope that you will learn a lot from this session, and I urge you to strive for excellence. Don't put limits to yourselves. Stretch yourselves to the limits and be the person that you want to be. Again, welcome to this webinar. Enjoy learning. Let's stay safe. Take care of yourselves and each other. NOLITC inspires. NOLITC cares. Abanse. Negrense. All right. Thank you so much, Dr. Tina, for that very inspiring message. And NOLITC is standing strong amidst the pandemic and continues to deliver relevant and COVID-free training programs because of the strong support of our provincial government. And to give us a message on behalf of the governor, let us have the provincial GED focal point system in charge, Ms. Marijun P. Castro. Pleasant greetings, everyone. On behalf of the Provincial Gender and Development Focal Point System, headed by our Governor Eugenio Jose Bonglacson, I would like to extend our congratulations
to all the participants of this webinar organized by the Negros Occidental Language Information and Technology Center, headed by our innovative school administrator, Dr. Maria Cristina Orbicido, and supported by her dedicated staff. With the increasing cases of COVID-19 in the province and other parts of the country and the world, you, learning at the comforts of your home or wherever you are where you have stable internet connection, is by far the safest way of acquiring knowledge and skills which you can use for future employment or your eventual business in the future. As the action officer of the provincial GAD focal point system, I am happy to note that our GAD budget is put to good use and is helping women, youth, and the marginalized sector in maximizing their potentials and in contributing to the economic development of their family. Also, NOLITC is helping to change gender relations and improve the status of women in our society. Congratulations to NOLITC and to all the participants for signing up in this course. I hope that you will complete the module, submit the requirements and evaluation so that you will be able to receive your certificates. Malipayon nga adlaw sa inyo tanan and abanse Negrense. Thank you so much, Ma'am June, for that message. Before we proceed, let me acknowledge our active participants that we have this afternoon. Let me say hi to Sir Greg M. Bangkolo. Good afternoon, sir. Ma'am Ligaya Manayon. Hello, ma'am. Good afternoon. And to Ma'am May Angeli A. Hinalos. And we also have Petrebla Cote Losoj. And Maria Grace Eracho. And we also have Rachel B. Jareño. Thank you so much, everyone. And please don't be shy to comment down your name and where you came from so that we can mention you here. And we can thank you also for your participation. Again, guys, thank you so much for joining us this afternoon. Photoshop is a great tool usually being used to edit photos. It can create a lot of graphics design just by being an expert in this application software. And who would have thought that it has enough power to create complex animation? Let us begin by asking how. And to answer our question, let us hear from the animation expert. He's been an animator for many years now, and he is the right person to ask when it comes to animation. I know that you are very excited this afternoon and animated as well. And without further ado, let me introduce you to our resource speaker this afternoon. He is none other than Mr. Donato D. Arado. Hello. Hi, hello, sir, everyone. Good afternoon. Hello, how are Meg. You, sir? I'm fine. Fine. I'm really all right. Fine. How yes. are you? I'm fine too. It's good to hear that you are fine, sir. So can you, before we start, can you give us a little insight about your topic for today? Yes, actually, this is very intriguing because we known for many years that Photoshop is for, of course, photo enhancing and photo image or image editing software. Mm-hmm. So the description itself, that's the purpose of this software. Now, how this particular software integrate into animation, which is in technically video productions, or the general output of this kind of project or this kind of industry is on video. So yeah. Definitely, the evolution of this software, particularly, of course, the recent versions of Photoshop, explain itself, or there's a certain upgrades or a unique
adjustment or maybe upgrading for this particular software. So later, I will discuss this how this software integrate into animation, or there is a particular this particular very influential or very known in animations. Kaya lang ang ano is hindi siya ganun ka ano, maybe hindi masyadong inform yung iba kung bakit talaga o paano siya ginagamit sa animation. So later I will explain everything and then you will know how it is used in animation. All right. With that, Sir Don, I bet that our participants right now are very excited to learn more of that. Sir Don, I give you the virtual floor. Thank you, Megs. Thank you. Again, thank you everyone for attending this webinar. This series particularly discussing about animations. So, ang ano natin kasi dito is how this particular software involved in animation. So, ang usually na ginagamit ko dito kasi is to explain or not to get into the deeper part of this software. So, gradually, i-explain ko lang sa inyo. Mas importante kasi na naiintindihan natin, ito yung ginagawa kong a procedure pagdating dito sa ganitong software applications, di ba? So, mas magandang naiintindihan natin yung kanilang pinanggalingan at yung purpose niya mismo. Originally, paano ba siya ginawa or not exactly how they created it. Yung potential kasi ng objective ng mga developer ng ganitong klase ng software is very important. So, mas magandang maintindihan natin kung ano talaga at saan ang galing at paano, kailan siya ginawa. So, may konting background tayo ng history. So, after that, makikita nyo kasi right now, ang version niya kasi is this year 2021. So, particularly, ginawa ito more than 30 years ago. This was originally created it was 1988, I think, nung ginawa siya. So, ang purpose niya talaga, maybe it will explain dun sa definition niya itself. So, napakasimple ng explanation niya dito sa definition ng software na to. But, ang kanyang potential sa creative industry is so huge kung paano siya ginagamit at saan siya ginagamit. Mamaya, i-explain ko rin sa inyo at i-share ko yung experience ko using this particular software. So, I'm very familiar with this software kasi. That's why, hindi ko naman sinabing, I'm ready for everything na po pwedeng itanong about this. To the point lang na kung paano ko siya ginagamit. That's why, explain ko muna kung paano siya ginamit. Maybe may mga particulars na hindi ko siya nagamit or do sa mga ibang nakakaintindi ng software na to, much deeper. You can help me enlighten or maybe siguro do sa mga nagawa ko na before using this particular software. Maybe I can say na, hey, I'm not truly expert or master of this software. Kasi every time na makikita ko siya sa internet or dun sa, let's say, mga tutorials or yung mga na-explore or yung mga na-invento nila or na-find out nila about about this particular software, maraming posibleng marami kasing tricks na po pwedeng gawin dito. And then, nahahagulat lang dahil yung iba talaga, they research more. They expand their knowledge using this particular software kung ano yung posibleng magawa dito. And to be honest, this is a real magic para pagdating do sa mga image creations or enhancing images or editing images. Ito yung particular software na pinanggalingan so far ng mga bagong software ngayon na makikita nyo. So, wala akong nakikitang ibang software na ginamit way back 30 years, more than 30 years ago na kung ikukumpara dito, alam ko meron siyang particular na software na kasama or developer before na kasama niyang nag-develop ng ganitong similar applications. So, right now, andyan pa rin naman sila, pero
in terms of popularity, of course, Adobe System is considered as the pioneer pagdating sa creative industry. So, okay, without further ado, i-start ko yung aking presentation. My slide presentation is discussing about the introduction or yung purpose ng software or yung definition ng software. And then we're going to discuss the evolution of this software. Yun lang i-discuss natin, and then I will play some videos, and then at the same time I'm going to demonstrate some samples kung saan talaga pumapasok yung software na to sa animation industry, saan mas kilala o saang part ng aming department, consider as department o sa stage ng animation process ito ginagamit. Mas maganda makita nyo. Hindi ito all the way na ginagamit, ah. But may papakita ko sa inyo freebies or yung additional na ginawa ng Photoshop when it comes to animation. Yun din ang magiging isa sa mga maybe very confusing, but at the same time maganda rin ang result. But I'm not sure kasi meron silang tinanggal at dinagdag dito sa particular software na ito. Ganito naman yung mga software developer, lalo na mga advanced na type na katulad ng Photoshop. So non-stop yung kanilang research na ginagawa and consultations dun sa mga user itself, kasi mas pinapahalagahan nila yung mga comment at mga opinion ng mga users kasi sila yung gumagamit niyan, eh. So yung mga developer or yung mga engineer na nag-gumagawa o nag-enhance itong mga software nito, tinitingnan nila kung ano yung pwede pang improve based on those opinions and comments ng mga users. So I'm going to start with by sharing this my sharing screen. Okay? Okay, welcome. Okay, and then this starting page of my presentation, Photoshop in animation. So by the way, this is the latest background ng latest version ng software na to. This is Photoshop 2021. Ito yung background niya. So even the logo. Okay? What is Photoshop? Ito yung logo niya. This is the latest logo ng 2021. Makikita nyo kung ano yung kasama sa explanation ko mamaya. And then, what is Photoshop? Adobe Photoshop is a raster graphic editor. So, raster graphics. So, kung titingnan natin ang rasters, ang explanation ko before, rasters is pixel-based image. So, alam nyo doon sa in-explain ko na previous software like Adobe Animate, yung isang software na ginamit natin na in-explain ko rin before sa introduction ng Toon Boom, those software, especially the Toon Boom, can actually render or can produce both vector and raster. Now, but the Adobe Animate and Adobe Illustrator na hindi ko pa nasabi sa inyo, but nakita nyo yung nag-present ako before ng Adobe Illustrator doon sa info sa Adobe Animate, kasi sila, vector graphics. But this one in particular is pixel-based. That's why they called it raster. Ang vector-based is mathematical na sinabi ko sa inyo na nagko-compute, computation doon sa mga points. So, may mga iba-ibang explanation na kada software about doon sa mga points and nodes na sinasabi. So, sa raster, that's different thing. So if you want to magnify your image into a maximum level dito sa Photoshop, I think this is 3,000 magnification, 3,000% magnification. So makikita nyo yung pixels. It's a square. Kaya lang, kapag nasa normal view siya, hindi mo siya makikita, of course, unless you magnify it. So yun nga, ito yung explanation about the computation. Kung kailan ka magbabago ng resolution, for what reason? So hindi tayo magdi-discuss doon kasi masyadong technical siya. Ang lang natin dito is how this software enter into the industry. Kung paano siya ginagamit. So as we proceed, developed and published by Adobe Incorporated for Windows and
Mac OS, you know, Apple, di ba? It was originally created in 1988 by Thomas and John Knoll. Since then, the software has become the industry standard, not only in raster graphics editing, but in digital art as a whole. To be honest, kung if you're involved in creative industry right now, particularly in digital format, so hindi pwedeng hindi ka gagamit nito. I'm not presenting or marketing this software, but I'm sharing this and I'm telling this as an artist, as a designer, digital designer, and my course itself is digital art, major in animation. It's my course. And then, I don't know what happened. Okay. This is standard. So, merong ibang software. Baka magtatanong yung iba. Meron. Definitely meron. Corel Company is the number one competitor of this Adobe system. So, hanggang ngayon, Corel. Before kasi merong another one, yung binay out nila, yung Macromedia. That's why nandun yung Animate and Flash. And then there's another software. There's a lot of software na ginawa ng Macromedia na kinuha lang particularly ng Adobe. Okay? So, meron siya. Kaya nang pinag-usapan natin dito, industry standard eh, di ba? So, I usually recommend nga, and then sa mga series ng webinar, is maraming nagtatanong. It's a common questions na meron bang alternative? Definitely, yes, merong alternative na mga software for this particular ano. Kaya lang, ang sinasabi natin, sino pa yung pinaka-pioneer? Sino ba yung mga developer ngayon na pinanggalingan din nila or ginawa nilang studies or reference ang mga previous softwares like this one. So, naka-develop sila ng bago. So, the developer, the programmers, and every designers na involved in this software development, alam nila. Pwede nang tingnan yung loob nito. They know how to and then they create and or build another software. Based din siguro sa functions or ano. Kasi nga, tested na to, di ba? So, okay, let's continue. Software names has become a generic trademark. So, makikita nyo, photo kasi, di ba? So, pagka sinabi yung Photoshop, puro pictures lang yata yung ang ginagawa dyan. Or maybe you can edit the pictures and something like that. Okay. So, yun kadalasan. And then, ito nga yung mga sinabi. Photoshopping, it's a two-word, photo and shop or Photoshop. So, Photoshop contest or something like that. So, posibleng these are two words eh. Pero hindi yun dinidiscourage ng Adobe system yun. It's a one word lang kung tutuusin, Photoshop, known as, pag sinabi Photoshop, pagka merong manipulate na image, Photoshop yan. So, nandun na yung known as ng software na to. Pagka nagkaroon ng image editing, automatic, Photoshop. Di ba? So nakakabit na yung ganung klase ng name pagdating sa hindi yan in image edit. Hindi yung word ang ginagamit eh, Photoshop yan. So yun yung power ng software itself. Pagdating sa image manipulations and image editing or enhancing. So nandun ang common basic explanation for this particular software. So ano, yun nga lang ba talaga yung purpose ng software na to? Now, in addition to raster graphics, Photoshop has limited abilities to edit or render text and vector graphics. So right now, hindi na ako masyadong gumagamit ng mga vector graphics eh. Unless vector graphics kasi ang power niya kasi if you're going to use an image or your print image into a bigger if you want to print it in a size, let's say a tarpaulin na maybe half of the buildings, hindi na ma-advise kasi kung kakayanin na siya ng pixels or ano. But maybe the computer can process it. But tandaan nyo, kapag masyadong malaki yung file o malaki yung size, malaki yung file.
So, contrary yan sa vector images, kasi ang ano nga is computation. That's lang kinocompute niya. Point to point ang ano, connecting it, and then process that ano image, ma-create ka ng image using that mathematical computation and connecting those ano points, makagawa ka ng image or those shapes dun sa vector graphics. So now yun lang kung halimbawa you're a dedicated graphic designer, definitely dapat maintindihan mo kung kailan ka gagamit ng vectors and raster or yung bitmap images. Definitely naiintindihan mo talaga siya technically kung para main ano kung saan ka ba talaga gagamit nito, paano siya gamitin. So as a designer myself, alam ko kung paano siya gagamitin. I can explain it to you kung paano siya or paano yung differences nga nila. So that's case to case. Now in this case, I'm using this as a raster graphics because I'm going to how it connected to animation. Yun yung ano topic natin ngayon eh. So may mga 3D graphics and videos from time to time. Actually I edited ano, but hindi siya ginagawang ano ha, pang render ng ano ng bit ng 3D. Hindi kasi to render and 3D ano. You can actually we usually use this software before in adding texture to our 3D designs. So definitely nagagamit siya as a texture imaging ano texture editing image software. So kung gusto mong lagyan ng ano ng texture yung or ng skin yung 3D model, of course the best way to do it is using this one. Kaya lang mas ano mas elaborate yon, mas kasi yung skin kasi ng 3D kapag ipipaint mo mahirap siya. So may mga software naman na direct you can paint into 3D ano. So that's another thing. Now plugins. So marami kasing ano eh maraming filter na ginagamit, and then there's a lot more tricks dun pagdating sa pag-edit or pag-enhance ng image in this particular software. So may mga plugins siya na dine-develop especially for the filters. Ngayon may mga method nga na ginagamit yung mga adjustment layers na hindi mo kailangan galawin yung base or yung raw materials mo just by adding a layers into it and manipulate those properties ng mga layers na yon na can apply. So those ano add-ons effects, you can actually manipulate or control those images or deform those images na hindi mo masisira yung original ano original image na ginawa mo. So ganun lang siya. So medyo complex na pagdating sa ganung bagay eh. But right now explain ko lang kung ano nga talaga yung purpose niya, di ba? So this is the Photoshop ano, yun sa mga nagtatanong maybe na maybe some confusion about this. Yung Photoshop kasi Photoshop siya until from 1988 up to I think that was early 2000 no, not 2002. Yes, 2002. Nagkaroon na siya ng ibang pangalan from 1988. I think that was 9 or Photoshop 8. After Photoshop 8, the Photoshop 9, iba na yung pangalan niya. Naging Creative Suite na siya. So, Creative Suite branding na from 2002. And then later on, naging ano na siya, CS2, CS3, up to CS6. So, nawala na yung version. Kasi dati, ang tawag dito is version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun eh. Ngayon, papakita ko sa inyo later kung ano yung nangyari doon sa evolution na to. Now, after 2002, 2013, naging CC na siya. So, na-introduce na kasi dito yung clouds. So, you have to be connected. And hindi ko masyado rin naiintindihan, ha? To be honest, hindi ko masyado naiintindihan yung cloud, ano, usage of clouds. So, ginawa na nila itong from Creative Suite, ginawang Creative Cloud. So, from CS to CC na. So, nalaman, ang pagkakaintindi ko dito, hindi ko ma-explain ito
But this is the way you can share things via cloud. You can throw everything. You can actually access those files, other files, or you can access other system as long na connected sa cloud and you allow to somebody use your give an access to that particular files via clouds. So yun yung pagkakaintindi ko, yun yung bare knowledge ko dito. But most likely kasi ito yung sharing about sharing ng mga files. File sharing kasi ang pagkakaintindi ko sa cloud But right now, mas komportable kasi ako na not sharing my files, maybe I'm just particularly using it and then for my own. So, ito na. Licensing scheme was changed to that of software service subscription model. Historically, Photoshop was bundled with additional software such as Adobe Image Ready, Adobe Fireworks, Adobe Bridge, Adobe Device Central, and Adobe Camera Raw. So, I'm not sure kung nandito pa. Ang alam ko, wala na yung Adobe Image Ready. Pinalitan na nila yan, yung Adobe Image Ready. But Adobe Fireworks is very familiar sa akin because of Macromedia. Nung binayout nila yung Macromedia, Fireworks is the competitor or similar software design by Macromedia to compete with Photoshop. Okay, as well as if ang Corel is my paint, Corel Paint, o Adobe is my Photoshop, and Macromedia, meron silang Fireworks. Okay? Okay, let's proceed. So, ito, nasa version tayo ngayon. Ito yung version 1. This is 1988. Okay? Version 1. As you can see, yung interface ng Photoshop 1, this one. Now, let's proceed with Photoshop 2. Kung titingnan nyo ang interface niya, meron lang binabago sila dun sa, consider na, I forgot this part. But definitely, yung logo niya, kung titingnan nyo, let's go back. Yung one is very, as you can see, black and white siya. And then pixels lang talaga siya, di ba? Pixelated. Even yun sa nasa loob nito, this one is pixelated siya. So, if you're a designer, of course, mas maganda yung may identity yung kada version mo. So, in this version 2, medyo nilagyan nila ng na-enhance lang konti yung kanilang logo. So meron na siyang border na red. But hindi na masyadong pixelated yung eyes, di ba? So dun sa kanilang identity para dun sa is sa palette. And then sa version 3, yes, this version 3, meron na siyang yung nauna, mapapansin niyo sa logo, is yellow, green, and red, di ba? Red lang yon. Tapos ito yung Now, bakit kailangan natin balikan to? Para maintindihan nyo, yung development stage ng isang software, kung paano siya nag-start, and then paano yung nag-develop yung malalaman nyo yan. I was introduced doon sa, dito sa software na to, in this version 4. But hindi ko pa siya na-install. Nakita ko lang to sa kasama ko when I was in the US. Designer na siya. And then nakita ko na meron silang ginagawa doon sa isang side. I think it's doing in a computer. And then nakita ko yung mga device na gamit nila. That's the first time na nakita ko ng ganun. So that's the first time na nakita ko yung ginagawa nila sa computer. And then that's a unique thing. Yun yung nag-encourage sa akin o yun yung nagbigay sa akin ng curiosity to learn more about computers and about digital. So I was introduced into this version 4. But the first time na nag-acquire ako ng software is version 5 da. This one, Adobe Photoshop 5. So 5, I think that was when I bought is $150, I think. Now,
Meron itong isang version pa ng Photoshop 5. Ang version niya is 5.5. Kaya lang hindi na nila nasama dito. After noon, kasi may tinetest sila yung image ready nga. Tinetest nila 'yon. Before kasi hindi ka pwedeng mag-upload ng image na hindi I forgot the term na dapat naka-ready siya for internet streaming. Hindi dapat siya malaking file kasi ang internet streaming on is kbps lang, unlike now is mbps na, di ba? I hope na someday na magiging gbps na, gigabyte per second na ang streaming. So right now maybe we have, meron na yata I'm not sure, correct me if I'm wrong, but yung speed natin dito maybe nasa 500 mbps. Meron ako narinig na 300 mbps, or I'm sure there's a 500 mbps na. I'm not sure that in other country meron na siguro, baka meron ng gbps na. Okay, this is the 6. So kung titingnan niyo yung version 1 and version 2, makikita niyo na mas nag-enhance na ng gusto yung logo niya. But mapapansin niyo from version 1 to version 6, yung logo is yung I. And then sa Photoshop 6 nakita niyo, mukha na siyang vector, di ba? So until sa version 7, ayan na. Meron na siyang magnifying, or it's a lens ng ng camera. Camera lens 'yan na nakalagay sa mata. So pagdating sa 8, what happened to the eyes? I don't know. Yeah, it's a feather na colorful. Now, sa version 9, still, feather pa rin ang ginamit. But this one, mapapansin nyo, di ba? Ang version 8 is CS na. So, dito nag-start yung CS. I'm not sure kung anong year to. Ang pagkakasabi nila, 2002. So, 2002. And then, CS2, version 9. Okay? So be very particular do sa version na. Para for the information, lahat ng version na to, of course, nagamit ko. Every time kasi na magpapalit sila ng bagong version, there's always a trial version. Then you have 30 days to try it before you buy it. Okay? So makikita mo na kagad yung functionality or difference ng but after 30 days hindi mo na siya magagamit. Yun yung okay? So pagdating sa version 10, look at that. From the icons ng I naging feather and then naging letter. So photo, makikita nyo, siguro makikita nyo na hindi na kailangang i-explain. Photo and then yung S is lowercase. Photo and then shop. So PS. Okay? Version 10 siya. Sa version 11, ganun pa rin. So makikita nyo yung difference nung logo niya. Yung kulay, still square. And then dito naman, naging black yung fonts. But iba, mas saturated yung color niya. And then, this one is in a box, could be in a book kasi katitingnan mo yung sa ibabaw niya. Ito, the color scheme also is magkaiba. Yung nauna is white, naging black, and then is naging light blue. And then this one is different now. This version 13, CS6 na siya. So I think this is the last version for CS, the Creative Suite, version 13. Now after this is CC na, right? I'm right. Photoshop version 14. So makita nyo siya, this one, and then the identity nung opening opening screen niya. So that's it. Version 16 up to 20, kani yung isa, version 14 to 15, this one, they're using this one. Nakalagay sa kanya is 2015. Ito CC 2015 to 2019. So, yung makita nyo yung logo, yan, this is different.
Yan, yung opening scene, yung opening screen niya is different from this one. So this one is 16, this one is 17, I think. And this one is 18. And then this one is the last one, the latest one. This is the version 21. Version 20, the version I think 20. 19 kasi yung iba eh. Right? Oh yeah. 2019, this one is 2020. But ang title niya pagka nakita niyo sa software, this 2021. So, ayan yung opening screen niya. Yeah? Okay? So, next is the interface na. So, bubuksan natin yung Photoshop ngayon. So, pinakita ko lang sa inyo yung interface niya. So, but rather open the software itself. So, bubuksan natin yung software. Okay. See? Just the openings, so when you start the software, yung mga latest, especially the latest one, the latest version, pero na dito siya makikita sa mga previous ano. So before that, makikita nyo na pupunta kayo dito sa create new, this one, and then you will prompt by this the new document windows or panels. So meron sa ibabaw, makikita nyo, save photo, print, art illustration, web, mobile, and film video. Nakasort na kagad siya kung saan yung software, particular project na gagawin mo. In this case, sa animation, ang mas kilala siya sa paggawa o pag-create ng backgrounds. So, most likely, art illustration or print, most likely, pwede sa film and video. But, nasanay kasi kami na ipiprint yung image, mas maganda kung ang quality niya is nasa print. So, kapag ka film and video kasi, ang default niya is very low yung resolution and small size lang siya. But, I suggest na if you want to create or something, produce an image na magandang quality, I suggest na gamitin mo yung pang-illustration or pang-print settings. So, in this case, I will use the print settings, pang-print siya. So, ito yung default niya. We have the letter, yung mga size ng mga canvas na gagamitin. Ano ba yung size na ginagamit natin? Kung magpipaint ka o magkikreate ka ng image, most likely hindi ka gagamit ng 1/4 size na bond paper or 1/2 size na bond paper. But matitipi rin. So, most likely gagawa ka, ang very common size na ginagawa is letter or A4. Ang legal size is for documents talaga, di ba? Yung mga legal documents. That's why they called legal. So, importante na alam nyo yung size niya, not the resolution itself. Now, if I choose the A4 kasi is a metric involved in metric system. So ang size niya is 210 millimeters by 297 millimeters. So malapit sa legal. Ang bond paper size kasi is 8.5 inches by 11 inches, di ba? So pagka sinabi nating pagka nag-fraction tayo dito at hindi natin gagamitin yung decimal points, magkakaroon kung are you familiar with 1 over 16 or 1 over 8 or 1 over 30. So, yun yung fractions. Now, unlike kapag gumamit tayo ng metric system like the A4 size, A1, A2, A3, A4. A4 is, sabi ko nga, 21 centimeter by 29.7 centimeter. So, mas madali siyang i-compute, di ba? Kasi decimal na siya. So, again, mas normal yung ginagamit is kung English system ang gagamitin mo, you choose the letter, the legal, and the tabloid. Yan kasi yung size ng English system na measurement. But if you want a metric system, mas madali para sa akin,
etong A1, A2, A3, A4. A4 is bond paper. Pagka dinoble natin yan, dalawang bond papers, dalawang A4, ang resulta niyan is A3. So, ang dalawang A3 size magiging A2. So, habang lumalaki yung papel, lumiliit yung values niya. A1 up to A0. So, A4 the standard size. Anong orientation ngayon niya? Dito siya, di ba, papalo? So, anong gusto yung orientation? Landscape ba or portrait? Doon pa lang, malalaman mo na agad. Kung landscape, normally, background ang gagawin mo. Kung portrait naman, tao ang gagawin mo. Portrait. Picture, portrait. Diba? So, in this case, gagawa tayo ng landscape. Landscape format, pwede naman akong gumamit ng, depende yan. Pwede akong gumawa ng background naman sa, na ang orientation is naka-portrait. Pwede naman akong gumawa ng tao or ng character using a landscape. Depende yan sa inyo. Kung saan nyo, yung particular na paggagamitan nyo. Kung gusto nyo ng series ng mga characters na marami or apat na taong gagawin mo doon sa mas maganda naka-landscape format siya. So, create, naka-landscape format tayo. Ito siya. Okay, alihin ko muna to. Okay, sa pag-open ng software, ito kagad ang makikita nyo. If you're familiar kung do sa mga users na ng software na to, siguro naiintindihan niyo na kagad to. Alam niyo na susunod dito, di ba? You're not going to use this one. This is the background, di ba? Start pa lang do sa layers, yung layer properties niya o yung layer panel niya, makikita niyo may tatlong tab yan. You have the layers, the channels, and the path. So, hindi ko masyado itong i-discuss dahil medyo technical to. Ang i-discuss natin is yung layers kasi this is the very basic na dapat yung maintindihan. And then, the next set of panels dito is yung color. Now, sa color kasi importante na ito yung nakikita nyo, accessible siya. Wala na siya sa ilalim. Wala kayong makikita sa ilalim. Nandito lang yung monitoring kung yung nangyayari doon sa ginagawa nyo. Now, sa left side, may kita nyo is yung tools. And then the upper portion ng is the menu bar sa ibabaw. And then meron siyang another set ng panels dito sa ilalim na ma-access nyo yan using the windows. So, lahat na nakikita nyo dito, na basic na nakaset dito, may kita nyo dito sa windows. So, kung ano yung may check, yun yung nakabukas. Yun yung accessible. Now, I have the layers and the colors. So, I have the layers and the colors, di ba? Dito sa right side. So, siya yung may check. So, yun yung naka-maximize na open dito sa panels. But, meron siya dito yung isa na pwede nyong makita. Like, for instance, this one. This is another set of panels na accessible din dito sa windows. Kaya lang naka-minimize siya. So, para hindi maging cluttered yung inyong gagawin. So, ma-access nyo lang siya. Ito yung magandang ginawa ng Photoshop. This is accessible also. Pagka-clinic nyo lang siya. So, hindi nyo na kailangan pumunta dito para buksan yung panels na yon. So, this is a character with paragraph. So, dalawa na kagad siya nakaset. Now, yung iba kasi, ito sa properties kasi ito. Pagka nag-a-adjust kayo, kailangan nyo lang sa properties. Okay? So, ito yung mga basic na dapat nakikita nyo dito. Kailangan nyo doon sa properties para sa control ng inyong gagawing image. Kung mag-create kayo ng image. So, meron din siya dito na adjustment para sa adjustment layers. And then, apply dyan para sa mamaya explain ko lang sa inyo. And then, the most important thing dito, kasi sinabi ko nga, di ba, this is, particularly this is a background, creation. We're going to I'm not actually a background painter. Hindi ako background painter, animator ako. Isa sa mga department namin is background painting department. Meron talaga siyang department para sa background background painters. So, ang ginagawa lang nila talaga is to paint the backgrounds. Wala silang ibang ginagawa doon. So, may procedure din bago ka mag-paint. Ngayon, may mga, itong mga background painters na to, of course, ang mga major kadalasan yan is
ano, fine arts major sila, fine arts graduate sila, major in painting kadalasan. Kasi yung ginagawa lang nila is mag-paint. Now, ang kagandahan nga ngayon because this digital, they have to learn the ano, the process or the procedure. Ano nga ba yung ano bang kailangan para mag-create ng digital? And to yung sinabi ko sa inyo, nung makita ko siya sa kasama ko, it was version 4. And then they using a tablet, have a tablet na naka-connect sa computer to create. Ito yung gamit nila, so the tablet. Unlike this one, this is a tablet monitor. I'm actually drawing dun sa screen na. So ito yung latest ngayon na mas practical na. Kasi before, you have to coordinate, meron kang coordination with your eyes and your hands dun sa tablet. So dapat na-estimate mo yung lagay nung brush mo doon sa canvas. So in this case, of course, kailangan mo ng tools. So ano yung particular tools na kailanganin mo? Normally, ang ginagawa nila to start is kailangan ng sketch. Importante yan. Pag nakita kayo ng painting na nagpe-paint na ng diretso or wala ng sketch, maybe huwag kayong hindi ko na sabi huwag kayong maniwala dahil yung nagpe-paint na yon, they're doing that for so many, many years na. So, para sa amin, yung mga basic na ganun, pwede na naming skip. So, but for you, kung halimbawa, novice ka sa ganitong klase ng procedure, babalik ka sa procedure na kailangan mong mag-sketch. You have to sketch. But still, para masigurado nga yung iba, makikita nyo nagpe-painting, makikita nyo yung traditionalist, mas kung gusto mong masigurado, at not for demonstration purposes lang yun, yung kanilang sketchless na painting or drawings, that's unique, di ba? But ang procedure kasi is to create a sketch before and then proceed dun sa coloring. So yun lang ang gagawin natin dito. Dito sa particular software, dahil yung involvement niya sa animation is that background design or character design. So, in this case, pwede akong magbibigay ako sa inyo ng character design sample. So, ano yung sinabi ko kanina? Kailangan mag-add ka ng layers muna. So, I add a layer here. Pwede nyo siyang baguhin yung title niya. Pwede nyo ilagay na sketch. Okay? And then, I can choose. I have to choose the right brush na gagamitin. Ito yung isang additional para dito. Sa mga gumagawa or nakakaintindi na ng software na to. So gumawa ako na in-add ko dito yung yung brush kasi meron naman akong access dito eh. Ito yung brush, di ba? So ang ginawa ko, nag-open ako ng isang in-open ko yun sa window. Ito yung brushes, di ba? When I click this one, makikita nyo magpa-pop out na siya dito. Kasi nandito yung isang yung shortcut niya. So accessible na siya. So but kailangan pumunta pa ako doon, nandito siya sa side. So ito na siya. Ngayon, mapapansin niyo, marami siya. Ang default nito, ito lang. Ito lang general brushes. Etong mga brushes na to is customized and then you can actually import those brushes para doon sa gusto nyong customize na or depende doon sa design na gagawin nyo. Mamaya magbibigay ako sa inyo ng video, sinabi ko nga sa inyo, ng samples or demonstration ng mga paggawa ng environment or ng backgrounds. In this case, gagawin ko muna yung character designs. Now, if I choose these default brushes, I have the soft round, hard round, and then soft round pressure. So pressure is yung may dulo na drawings. So sanay kami na gumagamit kami ng sa animation na ang ginagamit naming base color for sketches is the blue. We call it the blue pencil. So ito yung
pag nakakita kayo ng animator na kadalasan ano na traditionalist, normally kita niyo yung blue. So since na digital na to, hindi na namin natanggal yon, or yung iba talagang maybe maybe that you can adjust well, how about a gray color na lang. So maybe yes, of course you can actually choose. Bahala ka kung anong gusto mong klase ng kulay na gagawin para sa sketch mo. In this case, gagawin ko na lang yung gusto kong kulay or yung traditional na kulay na ginagamit ko. So I usually check the brush. I'm using the soft with pressure. Okay. May mapansin niyo na kagad masyadong dark siya kung tutuusin. So normally ginagawa namin is to lighten it, or baka masyadong malinaw or masyadong mataas ang pressure niya, pwede kayong mag-adjust dito sa ibabaw, yung sensitivity or opacity nung color niyo. Hindi ako magpapalit ng color. Ito yung color ko kanina. See, mas makita niyo mas light siya because I reduce the opacity nung pressure. So why need adjusting the opacity of your software, di ba? So pag ang purpose kasi niya is kapag gumawa ka ng sketches, this just a sketches. Kasi pagka gagawin mo na siya, lilinisin mo na siya, or gusto mo na siyang i-finalize, kailangan mo ng dark or darker colors for this one to finish it, di ba? Now, pwede mo naman siyang i-adjust actually bago mo siya i-finalize ng design. Or yung bago mo siya i-clean. So, ang gagawin lang is adjust ko lang yung opacity nito ng layer mismo, yung layer itself. And then I will adjust I will add additional layers, and then pwede na akong kumuha ng ito na yung sharp na to. Ito yung sharp edge kasi kanina naka-soft, di ba? So in this case, kung nakikita niyo masyadong kapal adjust ko na tatanggalin ko yung opacity niya, and then tatanggalin ko yung pressure sensitivity niya. See? Masyadong makapal. Ang gagawin niyo lang is i-reduce yung size. Pwede kayong mag-size dito, naka 10 pixels kasi siya, 'di ba? In this case, para na siyang Yep. Now. So pagka nakita niyo na okay yung yung size na niya, you have to continue na lang. Adjustment na lang later on kung gusto niyo, kasi pupunta tayo dun sa coloring part explain ko sa inyo kung paano papasok yung coloring part nito. And then applicable din yung same procedure sa mga paggawa ng background. Of course. Now, ito yung method na Now, before you finish this one, ang title niya is nandito yung clean. Of course, pwede niyo yung palitan yung yung title niya dito sa yung title layer, sketch, then clean. Now, mag-a-add tayo dito for colors, di ba? Colors.
Now, importante na nag-create kayo ng palette pagkagagawa kayo ng colors. Of course, pwede kayong kumuha ng reference para doon sa coloring manual niya or yung palette kasi is very important. So, ang gagawin nyo, pwede kayong gumawa dito. Let's say, gamitin na natin to. Gagawin nyo is pupunta kayo doon sa color palette or yung color picker niya. And then, gagawin nyo is okay. So, in this case, pwede tayong gumawa ng okay. Sorry. Okay. So, maybe alam nyo na kung nakukuha nyo yung idea, importante kasi na naintindihan nyo yung midtones, shadows, and highlights. So, sa midtones kasi, sinasabi, is yung natural colors niya. So, kailangan nakikita nyo dito lahat ng mga subject, let's say, anong kulay nung damit niya? Let's say, blue or marine blue or navy blue. And then, lagyan natin siya ng shadow. Ito yung shadow niya. May highlight siguro siya. Ito na lang gamitin. Lighten pa natin ng konti. Okay. Okay. Now, na-separate na natin. This is the hair. Okay. This for It's for the hair, it's the skin, and then this is the shirt. So when you create your character or your backgrounds, importante na meron kayong mga studies about colors. May mga reference kayo na makukuha sa Google. Marami yan, given na yan eh. But definitely, ang pinaka-importante diyan is yung skin color niya. And then the hair is, of course, hindi naman masyadong na-exaggerate yung color ng hair. Eh. Pwede siyang naka-colored yung hair niya, di ba? So in this case, may given talaga yung skin. May pale skin or yung anong kulay ng Asian compared dun sa African, compared dun sa Central Americans or dun sa Europeans. So definitely may mga template na yan. So in this case, pwede kayong gumamit ng palette na, given palette na dito. Now, ano yung technique ngayon? So dito na tayo. Ito palette ito. Okay? Color palette siya. And then, ito na yung colorize na. So, tandaan nyo, kapag ka magko-color kayo ng characters or ng any events, meron kasing iba na makikita nyo sa isang layer lang, ginagawa niya na lahat. So, okay, sasabihin ko na naman sa inyo, bakit ginagawa niya yon? Because he's very confident na alam niya na ang gagawin niya doon sa minimal error na siya. Para maiwasan niyo yung pagbabago later on at makikita niyo yung advantage and disadvantage ng ganito, makikita niyo yung advantage ng mga may naka-multi-layer na designs. Malalaman niyo yan mamaya. But for now, ang suggestion ko, if you want to make a designs, make sure na may appropriate layers na siya. Huwag naman masyadong madami, baka kulangin yung capacity ng inyong computer pagka masyadong maraming layer siya. Ngayon, para ma-organize yan, let's say skin or yung upper clothes niya, so pwede mo siyang i-group mo siya, and then create a folder for that group. Ito yung paggawa ng folder niya. So at least naka-sort yung mga layers na yon para pagka magkakaroon kayo ng adjustment, ay, gusto kong palitan yung color ng shirts niya. So, ang gagawin mo lang is, i-click mo lang yung folder ng shirt niya, and then pwede ka na maglagay ng adjustment layer for that one. I-explain ko sa inyo mamaya kung ano yung adjustment layer. But for this one, ito yung color.
Anong gagawin ko dito? Gagamitan ko ba siya ng brush na mas malaki? Ito, gagamitin ko ngayon to, itong skin. And then, palalakihin ko lang yung brush ko. Let's say, malaking brush. Ayan, malaki na yung brush. And then, ipipaint ko na siya. Ganyan. Yeah. Diba? So, pwede yan. Walang kaso yan. Pwede mong palakihin yung ano mo, yung brush mo, and then para ma-cover mo yung ano mo, yung skin nung inyong ginagawa. Yan. But, there's another way. Okay? Tingnan natin yung another way. I'm going to use the lasso tool. Ito sa mga painter, makikita nyo, may mga, ano, may purpose kasi ito. Sa painter kasi na random yung figure or random yung shapes na hindi controlled, okay to. But in this case, may control siya. Kailangan ko lang i-ano yung skin, di ba? So, skin, color skin to. Skin na lang siya. Gawin ko na lang skin. Hindi ko pwedeng gawing kulay ng pare-parehas eh, di ba? Skin. And then, that's it. So, skin ang gagamitin ko. Gagamitin ko yung lasso. Tenga. The neck. Part ng skin yan, di ba? Skin pa din siya. Sa ears. And then, para buo, ayokong, tandaan nyo, kita nyo yung skin. So, ibig sabihin, bakit nasakop yung hair? Of course, gagawin natin is, foreground colors kasi itong nandito niya eh. Okay. See? So, ganyan siya. Okay. Next niyan is hair. Diba? Dadagdag ka ng hair. So, in this case, mapapansin niyo siya, pwede ba akong mag-drawing na kagad dito ng nag-paint over ako ng shadows or highlights? Definitely, pwede na. Mangyayari, gagawa ako ng adjustment layer or clip layer niya or masking layer niya. Lalagyan ako sa ibabaw ng skin. Okay? Lalagyan ko lang siya ng tones. Now, by pressing Alt, holding Alt, Alt, di ba? And then, may kita nyo, may bababago doon sa ano nyo. Ayan. Ano, pressing Alt, ha? And then, click between the skin and the tones. Yan. Ngayon po, pwede na ako mag-tones yan. Gagamit na ako ng brush. Anong klase ng brush ang gagamitin ko? Pwede kayong pumili na. Depende doon sa size na gagamitin nyo, ha? Now, anong color? Gusto kong color is this one. Now, makikita nyo. See? Kahit na lumalampas ang yung kulay ko, nakita nyo lumalampas yung brush ko, di ba? Okay? Okay, pagka tinanggal natin yung clipping mask na to, ito, this clipping mask, may kita nyo yung sinasabi kong clipping. Yan. Okay, na clipping mask siya. Okay, may kita nyo siya. Yan. Ito yung sinasabing clipping mask. Pagka tinanggal ko sa clipping mask by pressing Alt again, nakita nyo yung sumobra. Diba? So, pinang-clip ko siya dito sa skin. Kaya lang, naka-define dapat yung sa skin. Naka-define dapat, diba? So, yan yung purpose ng clip. Yan yung isang technique na ginagamit para ma-isolate yung area na hindi nyo dapat, ano, baka kasi mangyari, pagka halimbawa, pipinturahan natin to o lalagyan natin ng shadow, ang mangyayari, isisiguruhin natin na huwag siyang ano, sumobra dun sa ano na yon, sa part na yon, di ba? So in this case, kasi naka-clip siya. So dito, nakita nyo pagka naglalagay tayo ng shadow, lalampas. So mangyayari, magtatagal tayo para siguraduhin na huwag lumampas. Kung hindi, magbubura tayo. Okay? Pero kung naka-clipping mask tayo, ito yung ginamit natin na clipping.
Di ba? And then, ito yung shadows. Pagka-clinip natin yung shadows natin doon sa base color natin or yung normal color natin, ma-isolate na agad. Di ba? Hindi ka na mag-erase. So, importante lang na alam mo kung saan yung ano. Now, in this case naman, maglalaso pa din ako, gagamitin ko naman yung ano, yung hair. Okay. Okay. So this case, ipi-fill ko siya ng itong color na to. I need this color. Okay. Okay. Edit field kung ano yung nasa ano nyo. Sorry. Okay, the lasso. Okay. Ito yung lasso. Edit fill. Make sure na selected yung part na yun, ha. So, yun siya. Now, gagawa ka uli ng clipping part, di ba? Deselect natin yung selection niya. Gagawa ka ng clipping part ng hair. This is hair. And then, hair tone yung itatitle. Make sure na maganda yung pagkaka-title nyo dito para hindi kayo malito pagdating sa selection. Halimbawa, gagawa natin siya ng folder. So, yung mga part na yun, importante na alam nyo. Now, gagawin natin is, lagyan natin ng clipping mask itong hair. Now, pwede akong gumawa ng, ano na, ng, ayaw magpalit yung, ano eh. Okay. So, ayan, no. Yeah. So hindi ako nagwo-worry na mag-o-overlap yung aking ginawang or yung shadow na ginawa ko. O ginawa ko para dito sa toning. Okay? So yan siya. So depende ngayon po paano mo gagawin siya na ano na kapag naka-clipping nga yan, depende doon sa clinip nyo, di ba? Now, pagdating sa background kasi medyo iba ang approach niya. Ang approach niya naman, so, mag-add tayo ng additional dito, file new. But the same procedure pa rin gagawin natin. Ah. Tingnan natin yung print and then A4, then this one. Okay? Yan. Gawa tayo ngayon ng backgrounds. Okay. Ang tawag dito, and this one, this is the layout. Importante yung layout to serve as a guide. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sample. Papakita ko sa inyo yung sample na kapag ka na-colorize na yung ganitong klase ng layout. So, this is the ito yung layout. Ito yung sample ng colorize na background. Okay? Makikita nyo, meron siyang outline. Ayan. Diba? May outline siya. See? And then, nakita nyo yung line niya, hindi siya very fine, na smooth na line. So, textured line ang tawag dyan. Ngayon, mapapansin nyo dito sa paint niya, ito, nakita nyo yung paint niya dito. Yan, textured yan. Naka-textured din. Dito, ang gradient naman niya is very smooth. Ang gradient naman niya dito is very sharp. Makita nyo? This is sharp. Makita nyo yung gradient dito. Yan, ito, and then this one, blur ng konti yung edge. Mapapansin nyo dito, very sharp, di ba? So, ang pagpipainting kasi, variation yan. Hindi pwedeng lahat sharp yung shadows niya. Hindi pwedeng plain lang siya na ganito or gradual gradient. In this case, mapapansin nyo,
meron siyang textured. Ayan yung textured, oh. Paano 'to nagagawa? Nakita nyo kanina yung brushes ko. In this case, di ba? Nakita nyo dito yung brush. So, maraming klase siya ng brush na ginagamit. Papakita ko sa inyo isang sample ng brush na to. Yan. Importante na matest nyo muna yung mga brush. And by the way, ano to, ah? Free to. Nada-download dito sa internet. Mayroon kayong maano. Photoshop brush as ang tawag sa kanya. Ang extension file niya is ABR. So, ang gagawin mo lang is i-add mo lang siya dun sa import mo lang siya dito, import brushes, ito. And then, papasok na siya doon sa ano. Depende kung nakaset yung brush nyo. Or ibang, anong klase ng brush meron siya. So, kita nyo yung sample. Ano ko lang yung sample ng brush. See? Nakita nyo ba? Lakihan ko ng konti yung brush niya. Malaki na kasi yan eh, actually. Yan. So, may texture siya, di ba? So, gawa natin ng iba yung may different types of brushes kasi. Depende kung saan mo gagamitin siya. See? Ayan, no? And then, may control pa yan. May brush settings kasi yan na po pwede mong kontrolin yung brush. Yung anong reactions or yung redundancy ng brushes. So, ito yung mga sample. This consider as advanced level. Ine-explain ko lang to sa inyo kung para nakita nyo yung difference kanina, di ba? Nung texture ng brushes. This textured brushes. So, yung textured na yan, consider na po pwede yan gamitin in different scenario. In occasion. Nakita nyo itong specialized na brush na to. See? Nakita nyo yan? It's a brush. Pero, Sir Don? Alright. We cannot see you, Sir Don, anymore. I hope you can troubleshoot your computer right now. So, guys, while we are waiting for Sir Don, kindly post your questions through our online open forum. Yes, we will show you the link or the QR code on your screen right now. Or you may scan or you may click the link in the description box. So don't forget to also like our page and subscribe to our YouTube channel. And of course, later on we will be flashing the link for our evaluation form. Yes, right now on your screen is the QR code for our open forum. So if you have any questions regarding with our topic for today, scan the QR code or click the link in the description box. So our topic for today is about Photoshop in animation. Yes, as you can remember, Sir Don have given you a lot of examples and a lot of background about Photoshop and how it is being done or how it is being used. And for a little recap of this webinar, so Photoshop is originally created 30 years ago, and the software potential is in the creative industry is very huge. And he also emphasizes that Adobe Photoshop developed and published by the Adobe Incorporated, and it is for Windows and Mac OS, created by Thomas and John Knoll. When using Photoshop, it is really important that you have to start with the traditional way. So for the beginners, you have to really sketch your layout and mind also the colors. You must also have a good background with colors, or you have to
Yes, really know about the colors. And while we are waiting for Sir Don, let me acknowledge also the participants that we have for today. All right, so we have John Mark Diompok. Hello, John Mark. Good afternoon. And also our dear trainee, Mylene Mamburam. She is a trainee of Miss May May Lanesca under the Contact Center Services NC2. Yes, I think we have Sir Don back in the room. Can yes. We have Sir Don? Yeah. Hi, sir. Sorry yes. About that. It's okay, sir. Are you ready to continue, sir? Yes, yes. Please wait. I'm just sharing my ano. Now, continue ko lang siya. Kasi nga yung background kasi I suppose to draw the background right now. Inexplain ko lang kaya lang much better kung ipakita ko lang sa inyo yung isang procedure kasi na ano yung kanina kasi guided siya, di ba? This one is guided eh. So nagpakita ko sa inyo ng ano ng sample ng backgrounds, create. Okay, create new. In this case kasi this one, di ba? Ngayon, ang ano kasi dito, nakita nyo yung isang background kanina na may lines. Similar siya dito. Ang pagkakaiba lang, nakita nyo nag-add ako ng layer. Kung gagawin ko is mag-add ako ng... No, wait. My goodness. Baka wag kang... Okay. In this case, gagawa tayo ng... simpleng coloring lang yung laso, di ba? Ito yung part na to. Lalagyan natin ng color. Yung katulad ng ginawa ko kanina. Laso. And then, plus the color. So, mag-edit ka lang na, mag-fill ka lang ng color para dito. So, you can see, okay, what happened here? I don't know. Bakit ayaw niyang nga pala. Sorry. Hindi ko nakikita yung binago kong color because of yung blend color blend niya is hindi naka-multiply. So, sa multiply kasi ang mangyayari kapag naka-multiply yung yung blend mode nyo, ang mangyayari dito is makikita yung ginagawa nyong coloring na hindi na select. See? O pwede ako magpalit ng colors na nito. Then actually yeah. See? So you can see yung backgrounds niya. Andun pa rin yung lines. But katulad ng sinabi ko nga sa inyo kanina, select nyo muna yung area. Pwede kayong gumawa ng mga particular colors para dito. And then you can actually adjust it later on, or you can actually place a color mat for this one. Ay, a color mat, masking or clipping mat. Clipping layer para dito. So, pwede nyo siyang dagyan ng shadows. Hindi ko na na-explain kanina kung ano yung samples ng mga blending ano dito eh. So, dapat kasi may blending ano siya eh. Okay? Ano yung sample ng blending nito? Dalawang klase yung pagbe-blend nito. Pwedeng yung smudge tool. Okay? Pwedeng gamitan nyo siya ng blending tool. So, gawin muna natin siya ng solid dito. And then, yung blending is nandito mismo sa brush niya. Yan, sa ilalim niya. Yung mixer brush niya. See? So, yung pagbe-blend niya kasi,
didepende kung anong klase ng method ang gagamitin nyo na blending. Okay? So, yan siya. Okay. Next is, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung sample ng video na about this one. At least makita nyo yung different style dito na if you have the layout, kasi kailangan may layout eh. Meron kasing procedure na po pwedeng i-blend mo yung lines mo, yung layout mo. Pwede mong baguhin yung colors yan, pwede mong i-manipulate yan. As long na nandyan na siya, yung image niya, pwede mong baguhin yan using this color adjustment layer. Pwede mo na siyang baguhin. And then, dito sa adjustment layer niya, marami na kayong pwedeng gawin. But ang inaano natin dito is yung background mismo, kung paano ba talaga ginagawa yung backgrounds. Yung isang sample na pinakita ko sa inyo about backgrounds, let's see. Okay. Itong mga samples ng backgrounds na collect or nagigagamit ko na samples for background images. Ito. Ito yung background for animation. Ito yung mga samples. Ha? So, may kita nyo, very colorful siya. But, technically, ang itsura niya is ganito lang siya. Nag-start siya ng ganito. Layout lang siya. Or line art na sinasabi. And then, i-colorize siya using Adobe Photoshop. Ang tawag ng tawag sa artist na gumagawa para dito is background layout artist. Okay? So, ang focus nila is all on backgrounds. Nagle-layout lang sila ng ganito, line art, para kulayan ng mga painters. So, ang painters mismo, pwedeng actually, ang background layout artist, depende yan. Eh. Kung gusto niya ng pencil, or kung gusto niya digital na kagad, okay lang. Pagka pinensil sa traditional kasi, iscan naman yun eh. So, most likely, iba pasa yan. Dun sa artist na na-scan, digital format na siya, saka ngayon siya kukulayan para maging ganito. Okay? So, yan yung mga level ng ano. So, katulad na nasabi ko sa inyo nyo kanina, di ba? Mapapansin nyo dito, oh, may mga texture siya, di ba? Textured siya. So, meron ganyan. May mga brush or meron siyang clipping or yung sinasabing matte painting na ginagawa. Ipakita ko sa inyo yung sample ng matte painting. Sample, ito. I'm sorry, this is speed painting, digital. Thank you.
Okay. Ang sample na to, I just get it from the from YouTube na ang creator niya is kanina yung nakita nyo sa ad niya. Ang name niya is Greek Artist. You can actually see his follow or subscribe to his channel kung gusto yung mag-focus sa ganitong klase ng arts. Ang nakita nyo kanina is speed painting, more on environment design. Straight siya, kaya alam mo yung makita nyo, mapapansin nyo kanina na lagi may nagpi-flip sa left upper corner. Naka-speed kasi siya, naka-time-lapse kasi siya. So, ina-access niya yung kanyang brushes. So, kung i-slow down nyo siya, may kita nyo na gumagamit siya ng different types of brushes. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung different type of brushes. Kaya lang, pwede kang mag-set or gumawa ng isang, maybe you can use only 5 or up to 10 brushes kung saan yung appropriate para doon sa ginagawa niyong design. So sa kanya, makikita niyo very few lang yung nakita niyo doon sa ibabaw. Yun lang, pinagpapalit-palit niya yun. And then, nagbabrush size na lang siya. And then, this one is direct. Makikita niyo kanina yung lasso. Makikita niyo yung mga selection. He's using lasso tool. Kaya mabilis masyado. Kaya kung slow down yun siya, makikita niyo, he's using lasso tool. Katulad ng ginawa ko sa kanina na yung selection niya, yung selection ng in this case kasi, random siya wala siyang layout. Impromptu siya, nasa isip niya lang lahat yung layout niya. So, kada pahi niya, at is na siya. And then, biniblend na lang niya yon at kinocombination na lang niya ng layers. So, yung iba kasi, mapapansin nyo, hindi nakalabas yung kanyang mga panels. So, naka-layers yun. May mapapansin nyo siya doon sa pagpapatong nung nag-create siya ng layers noon. Now, the other method na ginagawa is this one, yung matte painting. This one is different. Although, the same thing siya, magkakaroon pa rin siya ng painting, but this, we called it matte painting. So, nakuha nyo, it's a combination ng pictures. Kaya lang, dito may sinasabing photo editing. Ngayon, kung paano ipo-photo edit mo siya, yung composition mo kasi dapat naka-ready na. Yung materials mo, ready na siya. And then, you can create this composition in your mind. Ngayon, paano mo gagamitin yung mga materials na to, different materials, tandaan nyo, makikita nyo, magkakaiba sila ng colors. So, paano naging ganito, naging warm yung colors niya. So, ma-adjust yan, sinabi ko sa inyo kaninang color adjustment. Sa adjustment layer, you can actually colorize these pictures. Kaya lang, i-isolate nyo kasi yung backgrounds nila magkakaiba . Merong very cool, merong greenish ang part ng backgrounds. So, ang importante dito is ma-isolate nyo yung part na gagamitin nyo. Like for instance, yung Taj Mahal, break apart niya yung Taj Mahal. Yung nakita niyo yung Taj Mahal, then yung mga towers, depende nga yung kung ano yung compositing na nasa isip nyo. Kung paano yung composition na gagamitin nyo, yung materials na yon para makapag-create kayo ng ganito. Kaya lang, medyo advanced level ito. Dapat kasi unang-una naiintindihan nyo kung paano mag-crop, paano mag-isolate, paano mag-minus ng backgrounds, and then paano naiintindihan nyo kung paano gumamit ng blending mode, paano gumamit ng adjustment layers using different filters para magawa nyo to. Wala ditong painting. Hindi katulad nung kaninang pinakita ko sa inyo na at talagang creation yon, hindi yung manipulation. This one is matte painting pa rin, kaya lang may manipulation na. Manipulated na siya.
hindi siya pinaint as in yung mga pictures. Hindi to painted. This is pictures. Unlike yung kaninang pinakita ko sa inyo. So this is the sample. Meron pa sana akong video na medyo mahaba nga lang is yung tinatawag naming procedure na mag-start ka from gray or tone values ng drawings similar to that kanina. Kaya lang yung unang nag-demonstrate, color na kagad siya. Ang sinasabi kong tonal values, grayscale lang siya, and then later on, kinocolorize siya. Pwede mong palitan ng color nyon. Doon nga sa adjustment. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, para mapag-aralan nyo lahat ito, you need to take the series of courses from basic to intermediate up to advanced level para magawa nyo na to. So, familiarization with the tools, and then doon nga sinasabi ko nga sa inyo, yung paano ginagamit yung layers. Kasi this is all about layers. Explain ko nga din sana kung paano yung isang dito sa isa na to. Ito. Kasi meron itong Photoshop na meron siyang nandito ba siya? Ay, nakula yata. Wait lang ha. Hindi ko makita. Bakit nandito? Actually, capable siya sa itong bagong Photoshop kasi, meron siyang saan na ba siya? Kasi supposedly dapat nasa Windows image. Capable siya sa animation. Pwede kang mag-produce ng animation using Photoshop. Would you believe that? Kaya lang hindi ko maintindihan bakit nawala dito yung asan ba siya ngayon? Pero meron siyang function sa animation na. Definitely. Siguro ibibabalikan ko to na hindi ko maintindihan bakit hindi ko makita ngayon siya. Meron siyang function supposedly dapat sa animation. Anyway, capable siya for animation. I don't know what happened here. Ito. Ay, hindi. Wala motion painting to. Essentials. Anyway, ang ko dito kasi is makita nyo yung software itself kung ano yung part niya sa animation. So, in this case, I can assure you na up to now, maraming mga background artists for animation na ito yung preferred na gamitin, yung Photoshop. Why? Kasi yung ibang sample lang na pinapakita ko, ito lang yung limited kasi very limited ang time natin. Ang dami pang pwedeng gawin dito. Pwede kong explain sa inyo itong part na to. And of course, hindi ko na siguro kailangan yung capabilities niya for animation. But sinasabi ko sa inyo, capable siya for animation. Ang tanong is, gagamitin mo ba to para sa animation? If you're going to, I suggest, kung wala kang ibang ma-access sa software siguro, ito lang available sa'yo, pwede kang makapag-produce ng animation. But if you have an access, let's say kung meron kang access sa Adobe Animate, which is Animate, yun para sa animation talaga, or meron siyang character animation software pa, yung Adobe, ba't ka gagamit ng Photoshop for animation, di ba? Ang dito is, maximize muna kung halimbawa kung ano talaga yung standard kasi since na Adobe Animate can deliver you a guaranteed animation na talagang ginagamit for market or for marketing or for standard in the industry, why using the functions of Photoshop for animation? I don't know. Hindi ko rin maintindihan bakit kailangan gawin ng developer ng Photoshop na ilagyan ng animation nito. So marami na kasing ginawang yung Adobe before. Meron pa siya bago yung mag Adobe Animate, yung Macromedia Flash. Gumawa na rin sila before niyan. So I don't know.
I'm sorry, hindi ko makita ngayon, but definitely meron siyang function for animation. Ang gagawin niya is maglalabas siya dito ng timeline para i-manipulate yung mga frames. Yun siya. So, I think if you have any questions about about Photoshop for in animations, kung meron akong meron kayong gustong i-linawin or maybe you can ask about anything about why Photoshop used for animation. Actually, this is the common questions. Yun nga, ang Photoshop is ginagamit as a background tools pag create ng backgrounds, especially paintings. Pagkukulay ng mga characters, no, maybe character designs, yung concept designs. Then therefore, sa conceptualizations, and then most likely mas kung kabisado mo yung manipulation ng software and functionality ng software, makakatulong ng gusto ito sa iyo pag create ng characters concept or background concept or the final backgrounds. So I think that's it. Thank you, and I hope nakatulong sa inyo yung webinar na to for right now. If you have any questions, you can start. Yes. All right. Yes. Thank you so much, Sir Don, for that very interesting and refreshing topic that you had shared with us this afternoon. Sir Don, before we proceed, would you let me to give a shout out sa mga viewers natin ngayon, Sir Don? Is it okay for you? Sino bang natin? Ang dami. We have a lot. Yes, we have a lot of viewers, sir. Meron akong kilala dito. Oh, sir. Sir. From Singapore na ba 'yon? Who's from Singapore? Sino ba? Ang dami nila. Parang Sir Earl. Yes, sir. Ah, nasa Singapore. Si Sineg. Oy, si Sineg. Ano nandiyan? Okay, shout out daw sa kanya. Earl. Yes, Sir Earl. Hi, Sir okay, Earl. Sa mga taga Sipalay, mayroong taga Sipalay City. Taga Sipalay and University of Makati. May taga UMAC? Yes po. Ashley, really? And Grace Abad, yes. Oh, shout out. Taga UMAC kayo. Yes, taga Makati. All the way from Makati. Thank you guys for watching. Okay, with us thank today. You for watching. Okay, thank yes. you. Yes. Thank and you. Also, sorry, so masyadong mixing time natin. So for this very for this particular topic, ang dami kasing Photoshop talaga is really a miraculous software considers as a not just for sabi ko nga, as a designer itself. Talagang it's a great help for us. Very powerful, powerful software. Mm-hmm. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you para sa mga nag-participate ng webinar. Thank you again. Okay. Thank you so much, guys. So thank you so much. Okay. At this point in time, Sir Don, let's proceed to our question and answer portion. Are you ready, Sir Don? Yes! Alright! So we have here number one question. What necessary features should we look for or consider when choosing software or platforms for digital drawing and animation? That comes from JBev. Ulit. What necessary features should we features. Look for? Yes. Okay, okay. Primarily tools. And yeah, pagdating sa graphic software. And normally ako especially kung gusto niyo maging flexible yung design ng inyong project, I usually minamaximize ko yung layers kasi yung layers is very makikita niyo yan even in video editing and not just image editing. Ang layers kasi is yung it gives you more flexibility when designing or deciding on a particular version ng inyong ginagawa. Kasi mayroong mga preliminaries na parang ang hirap tanggalin pagka nag-incorporate ka ng isang design and then you edit at the same time sa isang design na hindi mo siya binakapan or hindi mo siya nilagyan ng itatabi ko muna to later on baka mamaya magagamit ko siya kasi
based on my experience, nangyari na sa akin yung before. Yung flexibility and features ng isang software, nandun lang sa, hindi yan paramihan ng brush or paramihan din ng tools. Yung iba, for me, simple lang yung ginagamit kong tools. Maybe I just can use some lasso tools. And then I just preferred brush lang, even a simple brush. Actually, malalaman niyo yan pag nakita niyo yung mga ibang designer, magugulat ka, akala mo gumamit siya ng ibang maraming tools na ginamit niya. Depende yan sa user niya Kasi hindi yan paramihan ng tools kung tutuusin. Mm-hmm. Yung technique mismo kung paano mo i-maximize yung usage ng particular tool, even a single tool, nasa sayo yan, nasa creativity ng isang artist. Mm-hmm. So, pagdating sa ganyan, may mga technique kayo na malalaman. It's mas maganda kung ma-explore niyo yung software and then makikita niyo yung certain particular lang nakakailangan niyo Now, case to case yan Halimbawa, kung halimbawa graphics yung gagamitin ko or let's say gagamit ako ng gagamitin ko parang similar to vector, gagamitin ko lang is yung mga shape tool lang. Kailangan ko lang ng round rectangle, gagamit lang ako ng polygonal tools, yun lang siya. Hindi ako gagamit ng brush depende yun kung sa case to case nga yan. So kung halimbawa ang feature nito katulad nito, wala na akong masasabi dito sa Photoshop kasi right now I'm doing some UX UI design, and at the same time I'm designing a characters na real bitmap talaga siya na rasterized. Anong pagkakaiba ng UX and UX UI designs na usually ginagamit is vector? Actually, pwede mo siyang gamitin. Depende kung paano mo siya, yung familiarity with the tools. Kung alam mo mong gamitin yung tools, makakagawa ka, definitely. So, yun yung mga particular, itong mga nag-develop naman ng software na to, they know, sabi ko nga katulad ng kanina, gumagawa sila ng features sa isang software based dun sa user requirement, opinion. So magbibigay sila ng opinion or yung ibang mga pinapatest nila yan sa mga talagang real designer. Tinitingnan nila kung gaano ka-effective or yung functionality ng software na yan bago nila i-launch. Hindi yan kasi hindi yan gagawa ng mag-incorporate ng features na hindi magagamit or garbage features. Normally, lahat ng mga features niyan, may purpose talaga siya. Okay? So, yun lang. Gawin yung familiar, maging familiar lang kayo doon sa particular features. And then, magki-case-to-case based yan Hindi naman lahat ng depende sa project na gagawin nyo. Okay? Alright. Thank you so much, Sir Don. I hope, J-Bell, that is clear for you. And familiarity is the key lang talaga. So, question number two, what makes the other platforms like Toon Boom or Photoshop, for example, stand out more when it comes to the production pipeline? Another question is this one. Actually, you can create backgrounds or you can may particular tools, may palettes, may brushes. There's a lot of brushes din para dun sa Toon Boom. And then there's a lot more nga sa clip art sa clip studio paint. May mas maraming brushes dun. Kaya sabi ko nga, hindi naman napupunta, hindi yan nadadaan sa dami ng brushes or sa particular brushes. Now, may function kasi, kaya create yung Toon Boom, pwede ka rin gumawa, optional. But ang particular major functions ng Toon Boom is for animation talaga. Now, ang major function ng Photoshop is for creating image or image editing or actually, yung sample nga na marami pa yan actually sa Toon Boom, may create sa Photoshop. Makikita nyo yung mga concept artist, mga concept designer. Normally, makikita nyo yung software na gamit nila is Photoshop. Sa mga known concept design. Kasi familiar na sila sa software Bakit ka pa mag-experiment ng bago yan Dapat kasi cool ako. Dapat kailangan malaman ko din yan. Ewan ko. Diba? Gusto ganun Parang updated. May bagong software. Gusto kong subukan. Yun. Ang inaano ko is, yun nga, may bagong software. Susubukan ko. Tandaan nyo, babalik uli ako sa dati kung ano yung nakasanayan ko na at mas komportable ako, yun ang gagamitin ko. Kasi kung saan kay komportable
ang output niyan kasi ganun pa rin eh. Kung pagbabasehan ng kliyente yung output, regardless yan, kahit gamitin mo ano Paint, Microsoft Paint, bahala ka. 'Di ba? As long na ganitong klase ang gusto kong makita. Ganun. So, kung magagawa ba sa Microsoft Paint yung ganung klase ng output, then so be it. So, sa software, may specific purpose lang yan talaga. Yung power nila, i-maximize yun lang. Kung halimbawa, image editing talaga ang ano, enhancing or creating images, ang Photoshop, and then animation yung ano, ang forte ng Toon Boom, so be it. Doon nyo lang, huwag nyo lang i-confuse yung sarili nyo. Huwag nyo ipilitin ang Toon Boom na mag-paint. Okay, pwedeng patunayan na, makakapag-paint ako, makakapag-produce ako ng painting sa Toon Boom. Definitely, makakapag-produce ka dahil may brushes, may palette, then ano bang kailangan mo pa? Kumbaga sa ano, kung halimbawa meron akong brush dito, hindi kailangan ng ibang brushes, I can do paintings. Anong klase ng pencil ang gagamitin ko? Regardless, I can do the same. Makakapag-produce pa rin ako ng drawings. Diba? Kahit na Staedtler yan, or ano pa yan, Faber-Castell yan, ang end result ng drawing eh. Diba? Ganun lang siya. Alright. Thank you for that answer, Sir Don. And let's move on to another next question. Question number 3. What should beginners or amateurs look for to get started? Yes. Okay. If you're halimbawa kung etong kasi yung tanong eh, if you're interested in animation and you have difficulty in drawings, may ibang animation na po pwede kang pwede kang mag-animate ng graphics. Not necessarily, may skip mo yung drawings. Graphics is graphics, di ba? Hindi mo naman kailangan maging maganda yung drawings mo para sa graphics. Actually, hindi naman drawings kasi yung graphics. Ano ba yung mga graphics? Nakikita nyo yung mga icons? That's a graphics eh. May specialized na kailangan bang malaman doon na kailangan bang mag-anatomy doon or mag-figure drawings? Of course not, di ba? So may mga animations na like infographics, motion graphics, and anything, special effects with animations. Animations pa rin siya. Pero ang kailangan doon, eh, di ba, animation nga yung pag-aaralan nyo, mag-aaral muna kayo ng how to identify good graphics. Paano ginagawa yung graphics na to. And then later on, may kita nyo paano siya i-animate, saan nyo siya i-animate, anong pinakamagandang software para gamitin para mag-animate ng ganung klase. So available naman siya. Yung iba kasi sa motion graphics, medyo high-end. Yung iba, talagang high-end. Yung After Effects kasi ng Adobe After Effects, it's really high-end kasi pang ano na siya eh. Consider na pang movie na siya, and then very, very versatile kasi ang After Effects. Now, kung halimbawa, kung gusto nyo ng infographics type or presentation type na animation, ng mga slides type or yung mas kilala kasi slides, ang tawag doon, yung mga vector like Adobe Animate, ano pa ba yung mga posibleng gamitin dito na vector-based. Kasi mas matipid kasi ang kapag naka-vector-based. And then very, very clear yung mga designs, ang mga napuproduce niya. So, yun, pagka basic talaga, yung basic form, mag-decide ka muna kung ano yung gusto mong gawin. Kung sinabi ko nga nahihirapan ka mag-drawings, mag-animate ka ng animated graphics na lang. So, hindi ka mag-create ng drawings, pwedeng mga simple shapes and forms, pwede mo siyang i-manipulate. Pag-aralan mo lang yung mga tools, paano mo i-manipulate yung isang shapes para maka-form ka ng graphics. And then, you can animate it. Yung isang sample na ginawa ko is sa motion tweening lang. Meron pang isang animation tweening na automatic siya, gagalaw na siya by clicking to drawings lang. And then, from point A to point B, mag-a-animate siya ng kusa using those software. So, madali na yun. Yun yung basic eh, actually, basic form. Now, pwede ka na mag-advance yan, katulad ng composition na binigay ko sa inyo before, it's a established na composition, mga complex na siya. So, mag-start muna kayo ng mga basic animation, basic movement ng mga objects. And then, from a basic simple animation, simple movement hanggang sa basic up to complex movement. Yun lang siya. Yeah. Tapos pabigat ng pabigat, combination na ng mga different objects. Mm-hmm.
All right. So they have to start with the basic search. Yes. Everybody, me, myself, start. Yeah. Pag wala ka talagang alam, so you have to start from the basic then. Yeah. All right. Thank you for that. So the next question, Sir Don, how to make animation in Photoshop smoother? I tried it, but it's jumpy. Yes. Yun nga yung naging comment na nalaman ko nung narinig ko yan eh nung isang may nag-comment before. Kasi nga hindi nga siya ginawa for that particular purpose. I don't know, hindi ko maintindihan nga din sa developer kung bakit, ano yung purpose niya. Kasi meron na silang character animator, meron na silang Adobe Animate. Ba't kailangan pa nilang gumawa? Siguro gusto nilang gawin yung ginagawa sa Toon Boom na mayroong raster image na i-animate. Maybe. Mm-hmm. Kasi raster yung raster and vector kasi sa Toon Boom eh. So, why? Anong gusto mong i-prove? Using this particular software, integrating a animation functionality dun sa software. Hindi ko rin mag-get. Kasi mas kilala siya nga sa description as image editor. Yeah. You can create. But, yun nga, siguro gusto niyang, I don't know, meron pa nga silang After Effects. Ang After Effects naman, hindi ka makakapag-draw. Mag-i-import ka ng image, but you can do animation by using imported images. Kasi wala naman tools talagang para mag-create ng drawings. Kasi nga, yun yung function ng software. Eh. Siguro, nagtitrip lang yung developer ng Photoshop. Kaya nilagay nila yung function ng Photoshop animation para sa Photoshop. Mm-hmm. Alright. Thank you, Sir Don. Yeah. So, last question that is from Grace. Student from University of Makati, sir. Do you have another forum this August? Because I will invite my classmate to watch you. Actually, meron akong isa pang yung isang software kasi for sketching din. Ginagamit ko yon. Also, actually encourage some of my students na gamitin o explore yung software, yung Autodesk Sketchbook Pro. So I think maganda rin ang rate ang kasi meron akong na-observe na parang mas komportable ako mag-sketch sa kanya. Although merong isang software pa na ayoko na i-discuss uli, ayoko nang dahil ang daming ang software. Ang inaano ko lang is kung yung na-explore ko ng gusto. Adobe Sketchbook Pro is Autodesk Sketchbook Pro. Ang developer niya is Autodesk. So there's another one, yung clip paint. So almost the same siya. Pinag-isipan ko kung yung clip paint or yung Autodesk, it's almost the same. Actually sketching pa din siya, but depende kasi meron kayong makikita sa Sketchbook Pro na wala doon sa ibang software na iyon ang i-discuss ko. Kasi may mga software na isang nagtanong na merong feature ba? Meron, actually. Merong feature ang ibang software na wala dun sa iba. So, yun. Merong mga secret dun sa loob ng Sketchbook Pro na wala dun sa ibang software like Photoshop. Yes. Yun yung i-discuss ko. Okay. So, and then the rest of the following month siguro, ang i-discuss na is since na-introduce ko na yung software, yung procedure na mismo ng paano ginagawa ang animation from layout to key animation to assistant key animation hanggang dun sa end part, paano siya i-scan or paano siya, ano magiging end result niya, paano siya mapipreview, i-discuss na yon sa last part. Yun yung production part, production na. Kasi lahat ng dinidiscuss ngayon, natapos na is pre-production stage ng animation. So ito ang inano ko is add-on lang to ng mga software na ginagamit dun sa animation. Mm-hmm. And the next part is yung production process na for animation. Mm-hmm. So up to November to I think there's another 9 more kasi yeah. This is nakalatag na yung schedule niya. Yes, please invite niyo yung sana available naman yung ibang video sa previous video sa YouTube channel namin.
And then you can actually watch that and then at least makakuha kayo ng idea kung ano yung in our YouTube and Facebook. It is available. Yes. Yep. Grace, na on August 17 will be the next webinar of Sir Don. August 16 rather will be the next webinar of Sir Don. So it the title is Introduction to Sketchbook Pro. And we have previous webinars conducted also by Sir Don. So you can rewatch it in our Facebook page and in our YouTube. Thank you. And question number 5. Can you make animation video using Photoshop? Yeah. Actually, you can. Kaya lang ay discourage nga dahil ngayon sa result eh. Hindi siya smooth. Hindi siya ganun ka-smooth. Bakit natin pipilitin doon eh? Ayokong mag-compete. Dalawa na yung ginamit natin, di ba? Adobe Animate and Adobe Animate and Toon Boom. So, you stick to that one. If you want to create animation, siguro naman, ang performance ng dalawang, even Adobe Animate lang, grabe yung performance yan. Anong gusto mo pang ano gawin? Mas madali siya, actually. Mas madali dun sa Adobe Animate. So, I suggest, if you want to mag-start ka palang mag-animation, wag ka na mag-experimento sa Photoshop. Gamitin mo na yung talagang ginagamit na for animation. Kasi yun talaga yung ano doon yun yung create yung software na yun for that particular functions. Itong Adobe Photoshop Photoshop is ano image editing and image creations. So hindi siya ano marami na akong naririnig na comment about doon sa ano baka mamaya magulat ka na lang sa susunod na version wala na naman yung functionality niyan kasi may mga tinanggal na sila dito dati na mga functions na wala na. So marami siya. So yes, definitely makakapag-create ka. Hindi nga lang maganda. Okay. So question number 6 for digital art, what other brands of pen tablets aside from Wacom can you recommend? Huyon. I'm using Huyon. Huyon is ano? Huyon. X-Pen pala pwede. Pero ang X-Pen ng Huyon is ano, dati kasi may doubt pa ako eh. When I purchased another for myself, yes. And then a student of mine also purchased an XP Pen. Maganda pa rin ang result. So either XP Pen or Huyon lang. Alternatives for Wacom kasi alam naman natin yung price nun eh. Yun lang. Maraming sizes. Depende sa budget mo na. But nag-improve na silang parehas yung XP Pen and Huyon. Alright, so Huyon and XB Pen are what you are using, Sir Don. Okay, thank you so much, Sir Don. Yeah, and that would be our last question for today. Okay. Thank you so much, participants, for thank you. Thank you, everyone. In our webinar today. So there we have it again. Let us give a virtual round of applause to our resource thank you. This afternoon, Sir Don Arado. Thank you so much, Sir Don. Okay, before we cap this afternoon's webinar, I hope you have filled out the attendance form already. And to get your digital certificate, you also need to accomplish the evaluation form through the link provided in the description box. Or you may scan the QR code flashed on your screen right now. Okay, so while we are flashing the QR code, you can click the link on the description box so that you can do your evaluation right now. The QR code is on your screen right now. Kindly scan it. And please type in your name correctly as we will no longer cater to changes of certificates due to wrong spelling of names. Also, be careful with the spelling of your email addresses so it won't bounce back. The evaluation site will be open only for 2 hours or until 6 in the evening. All right, so that concludes our animation webinar 11, Photoshop in Animation. Don't miss out our next webinar on graphics design. See you using the same platform that you are currently using. If you have registered, you will receive a reminder through your emails. And if you haven't registered yet, please visit our Facebook page where we post the banner of this webinar and the registration link is provided on the description box.
So that's all for today. We hope you had a meaningful learning experience with us. Stay safe, stay healthy. NOLITC inspire, NOLITC cares. Abanse, nigrense.